Sana all ulan para malakas. Okay, hello po. Ingat po mga pangga at ingat sa pagdadrive. Madulas, oh, wet yung daan. Ay, sana all wet. Ingat. Alam mo, Daddy James, ito ha. Napapansin ko lang na tuwing umuulan, eh sobrang dami nating tinatamad. Tama. Oh, actually. Patapat pa ng Monday. Monday pa, di ba? Di ba kanina nga parang, ay, uulan. Di ba? Parang sarap bumalik ka sa kama. Di ba? Ay, naku. Kanina, biglang umulan, biglang bumuhos yung ulan habang naliligo ako. Mm-mm. Sabi ko, ay, umulan? Magagrab na naman ako nito. Yun yung isa rin na nakakatamad, no? Ay, gagastos na naman ako, laki-laki. Eh kasi di ba ako, usually ang ginagawa ko, mag-ano lang ako, mag-aangkas. Eh kasi mga 50 lang naman yun, no? Para rin naman nag-tricycle. Eh kapag nag-grab ka, Brad, 200. Grabe, 200. Biruin mo, papunta mo palang 200 na. Kasi tumataas yung fare nila kapag maulan. Ayun nga eh. Kasi yung 200 na yun, pang dalawang araw ko na yun, Brad, na pamasahe sa angkas. Kaya nagsangay na lang tayo, no? Alam mo, mautak pa rin tayo kahit pa paano. Oh, pero kahit pa paano, buti naman talaga, tumila yung ulan. Kaya nakapag-motor. So ayun, praise the Lord, hallelujah, thank you. sana yung iba, hindi nakagastusan yun. Yung tipong alam mo na wala ka ng pang pera, yung sahod kasi natin tapos na. Ayun nga. Eh, yung natitirang pera ngayon, i-budget for one week, no, natin. Ako, eh, ay, nako, sinasabi ko sa'yo, Daddy James, yung pera ko talaga ngayon, eh, paubos na. So siguro kung last time sinabi ko 200 na lang natira. So ngayon meron pang ano, mga 800 pa naman. Kasha pa. So kasha pa, pero wag lang ulan. Subalit tatapuat. Ayun nga lang, wag nga lang uulan kasi nga ngayon bagyuhin na, Daddy James. So ibig sabihin may chance na mag-grab ako at mamaya-maya ay magpapansit canton na lang ako o hindi naman kaya itlog. Nako. Ganun talaga ang buhay. Kaya mas maigi talaga na marunong kang mauk ng pera. Kailangan mo talaga magtipid. At meron kang ano, may savings ka para pang bunot mo kapag kailangan, di ba? Alam mo, yung ano na yan, yung pagtitipid na yan, yan yung hindi ko nagawa. Kasi alam mo kung bakit? Oh. Kasi nga eto, di ba, nung Biyernes na gano'n ako, nag-grocery ako. Mm-mm. E di sabi ko, ay, sige, eto na lang kakainin ko ng ano, ng weekends. Bumili ako eh, ng pagkain ko para sa weekends. At syempre, throughout the day na rin, para hindi na nga ako bibili ng fast food. Ayun, eto naman kasi nga utak ko rin naman at saka itong tiyan ko hindi ko rin matiis, Daddy James. Bumili pa rin ako ng fast food. Patay! Diba? So, nung ano talaga, nung Sabado at saka Linggo, minumura ko talaga ang sarili ko. Andrew, bakit mo to ginawa? Kasalanan din talaga ng sarap diba? Ng panahon eh. Isipin mo, gumastos ka na nga para sa grocery mo para hindi ka na bumili or gumastos sa weekends. Budgeted para sa, na yun. Tapos eto naman, itong loko-loko namang utak, hindi ko rin ma-control. So yung bumili pa rin ako, sinasabi ko lang or iniisip ko na lang, I deserve ko to. General cleaning ako sa bahay. Deserve ko to. Pero in fact, iniisip ko rin, bahagya sa utak ko na... Grabe ka naman. Bumili ka nga na pang grocery mo para hindi ka kumain, para hindi ka bumili, para hindi ka gumastos ng malaki. Pero ano ginawa mo? Loko-loko ka rin eh, no? Pero ang sisihin natin dito yung ano eh, masarap ang panahon. Kasi totoo naman na masarap ang panahon, maulan, masarap kumain eh. Mm-mm. Talagang hindi maiiwasan kahit sabihin natin na kumpaka lumalapit yung tukso, nag-iisip ka ng masarap kainin, kahit na sabihin natin meron ka ng naka-budget na pagkain na gin-grocery mo, wala pa rin eh, iba pa rin talaga. Pero siguro ito, Daddy James, ha, kung i-connecta natin itong pag-usapan natin sa ating problema, siguro isa rin sa mga ano common men lies is yung ano, yung deserve ko yan. Di ba? Isipin mo, yung deserve ko yan, diyan mo nabubudol yung sarili mo eh. Di ba? Though alam natin na kasinungalingan siya. Kasi syempre, wala ka namang ginawa. Yung iba naman dyan eh, batugan, di ba? Wala ka namang ginawa. Bakit mo yan naging deserve? Yun, inisip mo lang yun at niloko mo lang or nag-lie ka sa sarili mo. Tsaka ano man, nakinabang din naman yung sarili mo eh. Kasi ikaw rin lang nung kumain. Pero kahit pa paano, okay lang yan, bigyan mo ng chance sa sarili mo na gawin pa rin talaga. Hindi mo makontrol talaga, may ganun talaga tayo eh. Sa bilang Pinoy talaga, pag-usapang pagkain, hindi talaga tayo tumatanggi. Actually, ang hirap. Kahit sabihin natin, magtitipid ako, pero lalabas at lalabas pa rin sa utak mo at maiisip mo na, hindi, gusto ko ng masarap, gusto ng pizza. Gusto ko ng mga ganun eh. Actually. Normal yan. No? Lalong-lalo na, Daddy James, yung ano, yung mga pangga natin dyan na gustong mag-diet. Diba? Lalong-lalo sa pagkain kasi, diba, sasabihin, ay, bukas na ako magda-diet. Ang sarap na ito eh. Minsan lang naman. O, sige, kain na ako na ito na madami. Yung iba pa nga eh, malapit na Behrmann's pala, dami na
na pagkain. Siguro next year na ako. Diba? Magka-diet. Diba? Tapos yung diet na yun, January lang. First week ng January, tapos the following week, wala na. May ano, depende pa rin sa panahon. Kasi diba pagdating ng January, oh, pa-summer na. Ay, magda-diet na ako kasi may beach body so kailangan ko. Ay! Ano, diba? Pagkatapos ng balik ulit. Diba? Ito ha, ito sasabihin ko sa'yo, Daddy James ha. Kapag ako nagkaroon na ng ano, profile picture na may abs ako, hindi ko na ulit magpapa-abs. Bakit? Eh kasi parang ano lang eh, parang na-achieve ko na yun eh, yung full potential ng katawan ko so, para sa akin. Okay. So ako, hindi na ako magpapalaki kasi hindi naman talaga bagay sa akin yung malaking katawan kasi malaki akong gasol. Kumbaga maliit akong gasol. Kung lang magsuot ka ng damit, may nakalagay sa likod, bouncer. Diba? So sa akin, hindi bagay sa akin yung ganung katawan. Sa, ano mo, so okay lang sa akin, lang. Yung tone lang, yung may lang. Cuts. Kaya kapag nagkaroon na ako ng ano ng profile picture na may abs, hindi ko na ulit uulitin yun. Wow! Sana ganyan din ang iisip ko. Pero sa akin parang hanggang dito na lang yata kaya ko. Hindi kaya yun! Tingnan natin. Sige. Isa't kalahating kanin na naman ako ngayong araw. Ayun naman kasi yung kanin na yun, binigay ko naman kasi yung kalahati. Wala rin eh. Ano ko rin eh. So, huhul ka rin. Anyways. O, ito na mga pagkakoy. Ito na, mabalik tayo pala sa ating katanungan ngayong Lunes na tinitira natin ngayon. Ayan, pag-uusapan natin ngayon ang mga common men lies. Ayan, the good and the bad. Pero Daddy James, ito ha, isimulan muna ulit natin doon sa bad lies. Ikaw, meron ka ba bang naisip? May dadagdag ako doon sa ating napag-usap. Bukod sa meron tayong ninja phone, yung minsan kasi talaga sa atin, ginagamit din natin ang tawag dito ang dahilan kapag tayo ay nag-OT sa trabaho. Ayan tayo. Oh, ano yan, ano ibig sabihin, di ba parang nagkakaroon tayo ng pretext, sasabihin natin kay Jowa. Oh, kasi although sabihin na natin na ano, sabihin na natin na bilang alam ni Jowa na napaka hardworking person talagang ano ka, lahat nakatuon doon. Pero yun din eh. Yun din nakakaisip din tayo ng dalang para makatakas tayo kay Jowa. Yung OT na sabi na babe, ano mo na ako ha? Kasi OT ako ngayon. May OT kami ngayon. Oo. Nausap ko si boss. Nag-OT. Pero hindi nila alam, yung OT na yon, yun yung time para magpunta sila ng bar. Magliwaliw. Mag-chicks hunting. Ganyan. Tapos sasabihin ko, kunjabahin pa yung mga tropa niya na ano, na bro code na yan. Nako na hindi ilalaglag yung isang lalaki, yung tropa nilang lalaki, nagpaalam na sinabi na mag-OT. Ayan, mag-OT. Nako, ayan kasi, tayo. Kasi ito yung time para ano eh. Ito na yung chance mo na makagala, makapunta kung saan-saan, hindi na kumbaga na alam ng jowa mo na nagtatrabaho ka talaga. Diba? Isa yan. Na nga talaga yan, Daddy James, sa mga common men lies. Sa generation mo, Toby, ito. About the, ito naman, pag-usapan, puro madudumi yata lahat sa akin. yung malinis naman. Oh, malinis. Oh, okay. Siguro ito na lang yung ano, yung word na or sentence na okay lang ako. Di ba? Pag sinabi mo kasi yung okay lang ako, minsan totoo, minsan hindi. Mm-hmm. Minsan double meaning. Mm-hmm. Kasi minsan kasi kapag sinasabing okay lang ako, siguro naman okay naman talaga. Pero yung isang dahilan na yun, baka hindi talaga okay. Kasi ngayon, sa lipunan ngayon, ha, Daddy James, lalong-lalo na dito sa Pilipinas, kapag ikaw ay nag-open ng problema mo sa buhay, babansagan ka kagang kaagad na sad boy. Sad boy. Oh, yan. Diba? Yan yung mahirap sa generation natin. Purkit lalaki tayo, hindi na tayo magsasabi ng feelings natin sa iba, diba? Mm-hmm. Tayo naman, meron din naman tayo nararamdaman. Nasasaktan din tayo. Oo, nasasaktan din tayo, Daddy James. So, ayun na nga, tayong mga expressive sa feelings natin, hindi natin tuloy ma-express. Ha? Dahil nga, binabansagan tayong sad boy. Ah, ayan ha. Ito, medyo malinis yan. Well, tama naman. Pero ito ha, Toby, ano natin, i-resolve natin itong ano. To bakit nagagawa ng mga kalalaki bilang tayong mga lalaki, no? Ano bang kaya mga dahilan? Siguro ito ha, bigyan natin ng ano rin. Sorry sa mga pangga natin. Yung mga babae makinig kayo dito, makisawsaw, may nakikisawsaw pa sa atin. Makisawsaw kayo. Sabi na Shrin, tama ka diyan, baby Toby. Ayan. Kasi bakit nga natin nagagawa magsinungaling? Mm. 'Di ba? Number one diyan, mga lalaki, pinoprotektahan natin sarili natin. Totoo 'yan. Yes. At bukod din diyan, meron din tayo may pinoprotektahan din tayo na feelings po ni Jowa rin para hindi siya masaktan. Tama. Kaya natin nagagawa ng white lies. Kaya tayo nagsisinungaling. Kumbaga parang ano dito, Toby, may nakikisawsoba. Parang ano, para hindi masira yung idea or vision natin or vision ng babae sa atin. Vision? Parang ano ha, in English parang ano to eh. Self-preservation. Pinanalagaan natin yung sarili natin. Ganon. Yes, di ba? Para lang
para hindi natin masaktan yung jowa natin. Mm-mm. Kaya ganun nagagawa. Kaya tama ka dyan, Daddy Jim, sa self-preservation. Pinapreserve natin yung, sabi natin, kapag hindi tayo nagano, pag sinabi natin na okay lang tayo, kumbaga pinapreserve natin yung matikas na pagkalalaki natin. Na, kasi nga, dahil nga napupulit na ang utak natin, napupulit na ang utak ng lipunan natin. Mm. Dahil kapag tayo ay nagano, nag-express ng feelings natin, eh sasabihin ka agad na sad boy, malambot yan, wala yan. Yeah. So tayo pinapreserve natin yung katangian natin or yung vision ng iba sa atin na matikas, malakas. Yun. Kaya mga panggano, kasi talaga gagawa tayo ng paraan talaga para hindi talaga masira yung tiwala rin sa atin ni Jowa eh. Kaya nagagawa natin yan. Sorry na po, sorry naman sa kalalakihanan, alam na namin yung style nyo. Pinagdaanan yes. namin yan, kaya alam na, eto ha, para hindi kami bias kasi alam din naman bilang lalaki o di ba sinasabi rin natin yung mga ganyang sitwasyon at ganyan din ang mga style ninyong bulok. Yes. Ha? Ganyan. Pero yung mga ano, yung mga bad lies na yan, kaya siya tinawag na bad, eh masama naman talaga. Mm-hmm. Dapat talaga yan eh hindi ginagawa. Hindi talaga. Pero itong mga white lies or good lies na kung tawagin natin, eh ito yung mga para lang ano tawag dito, protektahan kung ano ba yung image natin at syempre yung ano na natin, yung relasyon natin. Siyempre, hindi lang naman tayo para sa sarili na nag-white lies, di ba? Sa relasyon din, nag-white lies din tayo. Like for example, di ba, kapag sinaktan or kapag sinabihan ka ng isang jowa mo ng masakit na salita, tapos sabihin niya, okay ka lang ba? Sabihin natin, syempre, okay lang tayo, di ba? Where in fact, hindi. Kahit na nasaktan. Oo, tapos eto pa, Daddy James. Isa siguro sa mga common men lies natin kapag sa white lies is yung okay lang ako. Kaya ko pa. Yan, kaya ko pa. Kaya ko magtiis. Kaya natin magtiis. Diba, kahit nasasaktan tayo, syempre, bilang lalaki, kailangan talaga nating tiisin ang lahat ng bagay. Syempre, ano natin yan eh, karelasyon natin yan eh. Mm-hmm. Gagawin natin lahat para hindi masaktan ang ating jowa. Yes, kahit tayo mismo, nasasaktan na mismo, personally, kahit sobrang sakit. Totoo. Na. Kikim-kimin natin, titiisin natin at sasabihin lang natin, kaya ko pa. Oo, kaya it's a way na ano eh, na kadalasan nakikita rin natin na parang sinabi mo, kilala mo ba yon? Hindi, pero may something kayo. Yun yun. Para lang wala nang issue, wala nang problema, pero bad yun. Wag yun ang gagawin. Kasi may karma. Eto, yes. Karma is real, mga pangga. Pero nako, huwag kayong mag-alala, mga kalalaki, babawi tayo bukas. Pero huwag kayong mag-alala, at least kahit paano, meron tayong naibigay sa kanila ha. Sa mga kababaihan, kaibigan nyo kami ha. Sa ngayon. Dahil bukas, oh, pag-uusapan naman natin yung sa girl side naman. Kayo ang aming titira. Kayo naman. Kasi ano ako, ang dami kong issues sa inyo. Ayan, makakaalaman bukas. Kaya mga lalaki, babawi tayo ha. O bueno mga pangga, pwede pa kayo mabol. Hanggang alas 4 pa tayo magkakasama-sama. Ako po inyong Jimbo vs. DJ na si Jimbo. At syempre kasama rin ang hot baby na si Toby. Dito lamang sa number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihin radyo, sabihin mo. Energy!